And I don't know ha kung ano yung price quotation dito sa Philippines. Hi guys, it's Faith again and welcome back to my channel. Today is going to be a different kind of video because it's not beauty related. Today is a techie kind of video. Although I'm not an expert on this field, but I thought you guys wanted to see the comparison between the new iPhones. So anyway, today I will be reviewing or comparing these two iPhones. This is the iPhone 11 purple. This one is in 64 GB, and also this one, the iPhone 11 Pro Max in silver, and this is also in 64 GB. If you are wondering which one you're gonna get, kung alin ba yung mas worth it sa pera nyo, then I hope this video will help you. Anyway, without further ado, let's get and start with a comparison review. Let's go! So this is my mom's phone, the iPhone 11 Pro Max, and this is my phone. Yung kay mama, meron na siyang casing na nabili. It's a clear case, pero yung akin, hindi pa ako naka-order. And ayan siya guys. So far, nabagsak ko na siya once, pero so far sturdy naman siya. Wala siyang scratch. And so far, okay lang. We got this in Japan when we went to Japan first week of October. This one retails in Japan when you convert it into Philippine money, 37,415 pesos. And this is the smallest, like, gigabyte. This has only 64 GB. While this one naman, this is also 64 GB, pero yun nga, mas malaki siya. This is 11 Pro Max. This retails for, in Philippine money, 57,000, almost 58,000. So there's a huge price difference, guys, for almost 20,000 pesos. Ganun yung price difference na tong dalawa. Pero this is the comparison, guys. Ayan, mas maliit ng kaunting-kaunti si iPhone 11 compared to the Pro Max. And then, yung camera sa likod, of course, si Pro Max, tatlo yung camera niya. Sa iPhone 11, dalawa lang. This one, it has 1 hour longer battery compared to the old iPhones. Well, this one, the Pro Max, it has 5 hours more battery life. So, yun yung talagang major differences nila. Pero when it comes to the camera, okay lang siya, guys. I'm gonna put on the screen talagang specs nila. Pero if you're not techie like me na yung tinitingnan lang natin yung panglabas at saka yung performance sa loob, then this video is for you. Si iPhone 11 Pro Max and si iPhone 11, pareho silang camera, guys, na pwede mo siyang maging wide. Pero, ayan, I'm gonna put like comparison review, ha? Pero, si iPhone 11, hindi mo siya pwedeng ma-zoom ng 2 times. Wala siya. While si Pro Max, meron naman. Pwede mo siyang i-zoom when you take photos or even when you take videos. Pareho sila. Meron silang wide. Pwede mo din itong ma-zoom 2 times. Ito, wala siyang zoom ng 2 times. You have to manually zoom it para magawa mo yun. Yun lang. Ito, may option siya dito agad-agad. Yan, 3. Kung alin dyan yung gusto mo, yung 0.5, yan yung wide. Yung 1, tapos may 2. Pero yung dito, guys, meron siyang 0.5, 1 times, tapos you have to manually zoom it para papunta ka dun sa 2. Yun yung parang main differences na nakita ko between these two phones. Para sa akin, yung 20,000 price difference and hindi naman ganun ka major differences yung makukuha mo. Yun nga lang, maganda siya kasi may 5 hours more battery life, may 3 camera siya, tapos may 2x zoom, ganun. Pero guys, pareha silang 64 GB and hindi naman ganun kalayo yung kalakihan ng iPhone. Ayan o, konting-konti lang yung difference. Tapos, 20,000 pesos. Pero yung masasabi ko, this has the best camera, iPhone 11 Pro Max. Sa lahat ng cameras na available, like yung 11, yung 11 Pro, at saka 11 Pro Max, this is the best camera. Pero if you're not a photographer and yung ginagamit nyo lang yung phone nyo pang tawag, pang text, pang social media, Instagram, ganon, and you're not really very particular na dapat sobrang ganda, ganon. Maganda din naman kasi yung camera dito. It has 1 hour more battery life. Pwede ka naman magdala lang ng charger. Basically, this has the same specs. Pero yung major differences lang talaga yung battery life, yung camera, at saka yung laki ng phone. Tapos, 20,000 pesos siya kasi yung charger na kasama dito is yung fast charger na sabi nila in just 30 minutes magiging 70% na daw. I don't know if that's true, pero yun yung claim. Hindi ko pa siya na-try kasi this is not my phone, this is my mom's phone. Pero sabi ni mama, okay naman daw, talagang mabilis. Yun nga lang, ang charger dito sa iPhone 11 is the regular iPhone charger.
yung hindi siya fast charger, ganun. You have to wait for 2 to 3 hours bago siya ma-full charge. Ganun siya. For 20,000 pesos, ganun lang yung makukuha mo, guys, diba? Pareho silang may headphones or headset, ano bang tawag dun. But if money is not an issue and if you really want to have the latest and the most expensive iPhone, then go for the iPhone 11 Pro Max kasi maganda talaga siya, guys. Pero I think for 57,000 pesos, sobrang masakit siya sa bulsa. For me, ha? Masakit siya sa bulsa. Especially now that I'm earning my own money, talagang masakit siya sa bulsa. Kaya ko siyang bilhin, pero ayoko siyang bilhin. Ganon. Okay na ako sa iPhone 11 ko. This is in Philippine money. When I bought this in Japan, 37,414. I don't know, ha, kung ano yung price quotation dito sa Philippines. Pero okay na sa akin yung iPhone 11. Nakaka-Instagram na ako sa kanya. Nakaka-social media. Nakaka-YouTube, call, and text. Ganun lang kasi yung ginagawa ko sa phone ko, guys. Lahat naman tayo ganun lang, guys, diba? And I'm not really very particular kung gaano kaganda yung camera. Kasi may edit mo din naman. So, okay na sa akin ito, guys. It has the perfect color. As you can see, I got the purple one kasi this is a new color sa iPhones. Talagang halatang-halata pa rin siya talaga na latest. Kasi purple, this is the first ever purple iPhone, guys. Diba? Kasi yung red, yellow, meron na kasi yung dati. Pero purple, never pa silang nagkaroon. Mas maliit siya ng konti to my previous phone, the iPhone 8 Plus. I think the 8 Plus, 6 Plus, and 7 Plus, kasing laki nito, I'm not really sure kasi hindi ko na sila makompare kasi wala na dito yung 8 Plus ko, binenta ko na. Parang kasing laki sila ng 8 Plus, 7 Plus nitong si Pro Max. Eto, it is a bit smaller, pero okay na okay siya, guys. This one, mas malaki siya kesa sa iPhone 11 Pro. Imagine, yung sa iPhone 11 Pro, yung makukuha mo lang doon is 3 cameras, 4 hours longer battery life, and yung specs dito. Kasi eto, this is just bigger than the Pro. Kaya naging Pro Max siya. Yung pagpipilian ko lang talaga, guys, if ever I get the chance to choose between two phones, hindi ko pipiliin si iPhone 11 Pro kasi maliit siya masyado. Tapos konti lang yung price difference nila nito sa 11 Pro. I think there's 7,000 to 8,000. Ganun lang yung price difference. So I'd rather go for the Pro Max if money is not an issue. But because money is an issue for me kasi nga, mahal siya. Hindi ko kayang gumastos ng ganun. I'm earning my own money. So I'd rather go for this one. This is super duper worth it for your money. Latest siya, maganda siya. Konti lang yung difference nila when it comes to specs. Ganun. Feeling ko lang naman. I'm not a techie person, but feeling ko lang naman. So, I think that's it, guys, for today's video. I think wala na akong ibang masasabi kasi hindi talaga ako expert in this field. Pero may nagtanong kasi sa akin if okay lang na i-review ko daw yung iPhone 11 comparing it to other phones. Since hindi ko na siya makompare sa previous phone ko, then I thought I'd compare it to my mom's phone. This is the Pro Max. So, yeah. That's it, guys, for today's video. I hope that you enjoyed this one. And if you did, please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And click that bell button beside the subscribe button so you're not gonna miss any of my videos. That's it, guys. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye, guys. God bless everyone. Mwah.